Hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel. For today, ay gagawa tayo ng puto cheese. Swak ito pang negosyo guys. Maliit lang yun ang puhunan, malaki din ang kikitain. Ayun, for last time guys, ay gumawa ko ng puto cheese with salted egg. Ngayon naman ay puto cheese with double cheese. Ayan guys, kung paano ito gagawin, just keep on watching. At abangan nyo guys at samahan nyo akong gagawin ito dahil marami akong tips na ibibigay sa inyo kung paano gumawa ng perfect na puto. Ayan guys, so let's go! Hello guys, ito yung mga sangkap natin gagamitin. Melted butter, baking powder, salt, vanilla essence, sugar, powdered milk, one egg, cheese, water, and evaporated milk. Ang una nating i-prepare guys ay ang ating dry ingredients. 1 cup of all-purpose flour and 1 cup of cake flour. 1 cup of sugar. Pinch of salt. 2 tablespoons of baking powder. Then, 1/4 cup of bear bran or powdered milk. Ayan guys, imimix lang natin ng maayos. Yan, mix lang ng mix hanggang sa mag-combine ang lahat ng ating dry ingredients. At pagkatapos ay iseset aside muna natin. At ipe-prepare naman natin ang ating wet ingredients. 1 cup of water. 1 cup of evaporated milk. 2 tablespoons of melted butter. Pwede rin kayong gumamit guys ng canola oil. 1 tablespoon of vanilla essence and 1 egg. Then, mimix na natin ng maayos guys hanggang sa mag-combine ang lahat ng ating wet ingredients. At pagkatapos nito guys, ay combine na natin. Pagsama-samahan na natin ang ating lahat ng ingredients. Dahan-dahan lang natin ilagay ang ating wet ingredients sa ating dry ingredients. At imimix natin ng maayos. Ayan guys, spatula muna ang gagamitin natin dahil medyo mahirap pag gagamit tayo kaagad ng wire whisk. Ayan, mix lang natin at unti-unti natin ilagay ang ating wet ingredients hanggang sa magsama-sama na sila lahat. Tips ko lang din sa inyo guys, halimbawa ito ay order ng inyong customer. For example, ay kailanganin na nila bukas. Kailangan, ngayon pa lang guys, ay imimix nyo na ang inyong puto. Para mairerest nyo siya ng overnight. Kasi, asahan nyo guys, pag nairest nyo ng overnight ang inyong puto mixtures, ay maganda yung tubo ng ang alsa ng ating puto. Pero, pag mali ang inyong ano guys, halimbawa yung inyong baking powder ay expired na, asahan nyo guys, babagsak talaga yung inyong puto. And then, sa pagsalang ninyo, kailangan ay hindi lalagpas sa oras. Dapat 12 minutes lang siya. Kasi kung matuluan ng tubig ang ating puto, ay masisira din ang itsura nito. Masisira din yung tubo niya. And then guys, yung sa ano naman, yung sa ating apoy, pwedeng babagsak din ang ating puto kapag ang inyong apoy ay masyadong mahina. Puputok naman ang ating puto pag ang inyong apoy ay medyo malakas. Dapat ay medium fire lang ang ating tawag nitong ating apoy guys. Ayan guys, isasala na natin ang ating puto mixtures para mawala yung ating mga bubbles-bubbles at kung meron mang buo-buo dyan ay mawawala. At magiging smooth yung ating puto mixtures. Ayan guys, dudurugin lang natin. Ipipress lang natin para lumabas yung ating puto mixtures.
Yan guys, tapos na tayong magsala ng ating photo mixtures. Mag-prepare naman tayo ng cheese. Gagadgarin natin tong ating cheese, guys. Be sure lang na pino yung ating gadgaran na ginagamit para pino din yung ating cheese. Ayan, ihahalo na natin siya sa ating photo mixtures. At pagkatapos ay atin nang imimix. Yan guys, mimix lang natin ng maayos hanggang sa mag-combine ang cheese sa ating photo mixtures. Ayan, pagkatapos nating imimix, set aside, ilalagay na natin siya guys sa ating photo molder. Ang ating photo molder ay medium size, so 2 bites lang yan guys. Ang ating steamer na ginagamit guys is medium lang. So maliit lang siya guys. 2 layer lang. Sa isang layer ay ang laman nito ay is 21 pieces. So dalawang layer is makakagawa tayo sa isang set ng 42 pieces. Sa isang yan guys, sa isang timpla ng ating photo mixtures. Saan na ate? Ba't nandiyan ka? Princess! Ang harot na ha? Ang harot. Ayan guys, tapos na tayong magsalin sa ating molder. Isasalang na natin ang ating puto. Ay, hindi pa muna. Magpainit muna tayo ng tubig guys. Hindi pa pala tayo napagpainit ng tubig. Ayan guys, yung sa tubig naman guys, dapat ay konti lang guys. Hindi siya marami. Huwag siyang ikakalahati doon sa ating steamer. Dapat konti lang siya. Kasi pag sobra yung tubig natin guys, aapaw yun. Pag kumukulo siya, aabot siya sa ating steamer at mababasa yung ating puto. So, kung nakikita niyo ay mayroong telang yung ating takip ng ating steamer. Kasi ang purpose niyan guys ay para hindi matuluan ng tubig ang ating puto. Ayan guys. Ayan yung ating apoy. Check nating mabuti guys. Dapat medium fire lang. Huwag masyadong malakas. Huwag ding mahina. Ayan. Steam natin siya guys within 12 minutes. Huwag siyang lalagpas sa 12 minutes guys. Kasi pwedeng dadami na yung tubig dun sa taas ng kumbaga sa ibabaw ng ating takip. At tutulo na. Pwedeng tutulo ito sa ating puto. Ayan. At habang naghihintay tayo ng 12 minutes, ipiprepare naman natin ang ating cheese na ilagay natin, kumbaga yung toppings natin sa ating puto guys. Ayan guys, medyo nipisan lang natin yung ating cheese dahil toppings lang ito at meron na tayong cheese sa ating puto mixture. Kumbaga guys, yung marami na siyang cheese. Kasi diba nakikita nyo kanina, ang dami nating grated
cheese na nilagay sa ating puto mixture. So, kumbaga guys, pagkatikim nyo ng inyong puto ay malalasahan nyo kaagad yung cheese at saka yung gatas. Charot. Ang sarap-sarap yun, guys. Try nyo. Ayan guys, after 10 minutes, hanguin muna natin at ilagay na natin ang ating cheese sa ibabaw ng ating puto. Magta-toppings na tayo guys, kumbaga. Ayan guys, habang mainit, ilagay natin. Tiis ganda, charot. Kahit mainit, kailangan natin ilagay. Ayan, pagkatapos natin ilagay yung cheese sa ibabaw ng ating puto, ay takpan natin muli at maghintay na naman tayo ng 2 minutes. 2,000 years later. Ay, yung mga alaga namin guys, sobrang kulit. Si Princess, yung pangalan ng aming tuta. At ito naman si Beauty. Si Beauty dahil meron siyang kilay, charot. Buti pa yung pusa, may kilay, may puso pa sa ilong. Yan guys. Yan kulit-kulit nila, libangan namin. Ayan guys. After 2 minutes, ayan na. Hanguin na natin siyang kaagad guys, pagka 2 minutes na. Ayan, di ba? Ang ganda ng ating puto. It's perfect. Charot lang. Ayan guys, hanguin na natin siya sa ating steamer. Ayan. Palamigin natin kaunti at pagkatapos ay tanggalin na natin sa ating puto molder. Huwag din nating masyadong palamigin guys dahil mahirapan na kayong magtanggal ng inyong puto sa inyong sa inyong puto molder. Ayan guys. Yung iba guys pumutok na siya, pero okay lang yan guys. Yan, di ba? Kung nakikita nyo ay ang ganda ng tubo ng ating puto at napakalambot, super fluffy, ayan, bouncy, ayan guys. Ayan, kung nakikita nyo guys yung medyo dilaw-dilaw sa gitna sa ating puto ay yung cheese yun na ating hinahalo. Ayan guys, tadaan! Tapos na! So, natapos na naman ang ating recipe ngayon guys. Salamat sa inyo pagpanood and see you on my next vlog.